Yan, meron na naman tayong tanggap na amplifier. Mega Max ang pangalan. Ang problema na namin ito, mga kasirkito, puro transformer na naman, oh. Sunog na naman ito. Bali, kinating-kating ko na siya. Kanina, nung binuksan ko, balak ko ng palitan ito ng square transformer. Kasi, mahirap mag-rewind talaga ng toroidal. Kaya, kung bago pa lang kayo sa channel ko, hit mo naman ngayon yung subscribe saka yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating video. Okay, let's start. Bali, ang voltage po nito ay 20.020 yung main amp at saka yung sa 15 volt 0.15. So ito ngayon ang papalabasin natin voltage sa gagawin natin transformer na square. Kaya mag-rewind naman tayo. Iba naman ngayon ang ating rewind. Square naman po ngayon. Yung E-core at saka I-core ang laman. Meron siyang sunog, oh. Oh, pati yung lagayan nalusaw na rin. Ito, meron na tayong nakalas na transformer. Bali, nailagay ko na rin siya sa ating rewinder. Ngayon, na-compute ko na rin kung ilan yung turns per volt niya. Ang voltage nito na abulin natin ay yung 20 volt at yung 15 volt. Ayan o, yung computation ko, magulo. Yung 20 volt, 63 turns. Mali yung pagkasulat. Saka yung 15 volt, 47 turns naman. Kaya, ayan. Umpisa na naman natin. Balit, pininturahan ko siya ng black kasi wala tayong insulating varnish o yung Remington. Kaya yung ginamit ko, spray paint na lang para nisprayan ko yung lube niya. Yung kanilang wala pang takip to, sprayan ko para magkadikit-dikit. Iwas vibration na rin. Pati patutuyo lang natin, tapos salpak naman sa amplifier. So, bali, tinanggal natin yung dating elemento para bigat daw. Kung mabigat puno. Tapos ito, transformer na to. Kailangan pa natin magbutas ngayon para ma-fit natin ang gusto. Ginagamit lang naman ito sa pambahay lang naman daw. Hindi na siguro yan. Arena. Hmm.
ya. Sa power, may shorted, kaya hindi ko malagay yung power amp, ay yung power supply ng main amp. So, ang pinagana ko muna, ito, yung supply ng tone at saka equalizer nya. Yun, mandar na rin yung blower. Pero yung pinaka-amplifier nya, may sira pa dito, kaya usin pa natin yan. Siguro ang dahilan kung bakit yung transformer niya hindi man lang binigay kasi yung fuse dito. Bumalik siguro yung voltahe minute nang uminit hanggang sa yung transformer na toroidal masunod na. Ayusin muna natin yung amplifier niya. Yan mga kasit dito, check natin yung power transistor na palo-palo naman lahat. Hindi yan papalo eh. Palo naman lahat. Punutin natin. Parts niya. Tingin na lang po sa tester, dugon pa lang. Mas tayo ng 10K para ma-check natin kung may leak o shorted. Dapat dito, hindi lang. Dito, wala. Shorted mo. Tarin man natin. Shorted na po talaga. Kaya ito, sira na yun. Dapat ito, ang bilang ang talo. Oh, shorted na oh. Shorted na rin. Oh, shorted na talaga. Nakasag ko ito. Kaya, kanina, nung sinuplay ko itong blue, sumayin audio, sumihang. Umusok yung system dito na 220 ohms. Kaya hindi ko natin aloy. Yan ang dahilan kung bakit natunog yung toroidal transformer na mali. So, kanap tayo ng kan.
Inunot ko na yung transistor niya rito. Kasi puro mga short na. Nag-short na yung mga emitter collector niya. Talagang ito yung naging dahilan talaga yung bakit nasunog yung pinaka-power supply ng throttle transformer. Kuha tayo ng pyesa. Dalawang transistor na to nagaling dito, bali check natin, dapat sa ganitong position dapat wala to, meron o patong mga ating naman makikita ng ito dyan PN sya, kaya steady yung block. Tapos dito sana walang palo, meron o kaya sira ito, sira yung isa negative steady palo, walang palo. Itarin natin dapat walang palo, ayun sira din siya. So dito tinanggal ko na rin yung mga transistor niyang maliliit, connect ko rin kanina, double na lang natin. Dapat dito, papalo, dapat muna. Meron din. Dito, papalo. Dito. Bali, tatlo yung sira dito. Gawin natin, palitan na lang natin lahat yan. So post na lang natin yan, power on, bilaw na, ikot na rin yung blower, tapos mag-check tayo ng meter base sa may transistor output dun sa taas. Ang range po natin is DC, so sa 2.5 tayo. Dapat ito mababa lang, hindi aabot dito sa 2 para hindi mainik yung power. Yun. Yun. Pantay na po siya. So, mapala, pag mag-testing tayo ng amplifier, dapat yung transistor, wag muna nating ilagay. Sa gayon, ma-check natin kung parehas yung meter base niya sa output. Post muna natin. Lalagyan natin ngayon yung transistor na ito. Dalawang pinaka power niya. Sa output ng transistor na to, pwede rin po yung bang yung ginagamit sa mga malalaking amplifier na si 5198, si IP1047, pwede rin yung TIP41 kung malit lang yung voltahe, malit lang yung unit. Pag drive niyang isa speaker, pwede na yun yung mga TIP. Ito, maliit lang ito. TIP rin, pwede rin dito. Hinang po natin.
Yun. Tapos double check na lang. Power na natin. So check tayo sa output. 2.5 pa rin ang range natin. Dito na mismo sa speaker terminal. Yun. Wala na. Okay na. Normal na. Wala na siyang DC output. Dapat yan. Kung may DC output sana, sira pa rin yan. Ayan. Wala na po. Ayan. Wala na tayong susukat na DC output. So, okay na. Testing na lang natin sa speaker. Check natin yung output. Mag-audio test tayo. Ito po yung input. I-inputan natin. Ayan. Okay na. Slow. Video rin na data. Video. Oh, maraming salamat sa lahat ng support at nanood. Subscribe naman dyan mga katek. At mga mga newbie na kaibigan natin dyan. Sa muli, salamat.